As a result nitong mga kabaliwan na ginagawa po ng ating gobyerno, following the narrative ng Caballerns, tingnan ninyo, pandemonium casualties. Talagang may stress ka nito. 4.2 million lost jobs, 7.9 million suffered pay cuts. As the Bicol pandemonium and community quarantine measures taken to fight, it dragged on. More Filipinos went job hunting in February, but 4.2 million were unemployed and 7.9 million took pay cuts from shorter working hours, the government said on Tuesday. Citing result of the Philippine Statistics Authority Labor Force Survey conducted in February, National Statistician Dennis Mapa told a press briefing that the labor force, the total number of employed and jobless Filipinos aged 15 and above who were active in the labor market, rose to 47.3 million last month from 45.2 million in January. Imagine that. Almost half ng populasyon ng Pilipinas tambay, ginawang tambay ng gobyerno. Ginawang pulubi. Gagalungkot po. Ano sabi sa balita? PSA. Survey ng Philippine Statistics Office. The same agency na nagpalabas ng data nang namamatay sa Bicol, tonga. Tonga. Mapasay the increase in labor force participation rate to 63.5% at 5% last February from January. 60.5% came on the heels of the gradual reopening of the economy at that time. Ngayon, back to zero. Ito pa, pang-pa-stress pa to. Philippine Daily Inquiry Report, BSP Foreign Central Banks bracing for pandemonium financial shocks. The central bank is coordinating with its foreign counterparts in an effort to protect Philippines from the financial instability that could rise from the prolonged pandemonium. In a statement, the Banco Central ng Pilipinas said it recently took an active part in the high-level conference hosted by Asia and Pacific Department of the International Monetary Fund, meant to address emerging threats in this field. Kita ninyo. Maniwala po kayo sa hindi, this is a controlled demolition. They will demolish the economy by making us they will demolish the economy as using Bidco as their instrument. Yun ang ginawa nilang instrumento para pack. Ito mo niyang balita. Next, itong balita pa. Government, sabi sa PhilStat, government targets 90,000 daily testing. Ito pa po ang magpo-post lalo para may takutan yung mga tao. Mahal na Pangulo, wag po kayo, wag kayong papasok sa trap ng Bidco testing. Lalo po ito magre-result sa misery ng mga tao because this will push you to extend and extend and extend and extend the extended lockdowns.
that is very, very, very harmful sa economy ng ating bansa. Huwag kayong papasok. Huwag ninyong paniwalaan pong ito. This is their way. Para po magkaroon ng spike. Ito ang laging ginagawa. Ang ginagamit po pa kasi nila na pang-test, defective po siya. The RT-PCR, pakinggan po ninyo, may sulat sa inyo si Doktora Bundok. Wala man kaming naririnig sa inyo. Do not use the RT-PCR kasi ang daming magpo-false positive. Pag dumami yung false positive, matataranta na naman yung tao. Pati kayo matataranta, and your response will be lockdown, 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 lockdown. Tumba, 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 tumba. Bankrupt, 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 bankrupt. Ayun. You destroy this country. Pakinggan po ninyo yung doktor na nag-testimony. Hindi ko lang ito ma-play mga kababayan. Basahin ko na lang po yung statement niya. And this will be my, you know, last. Dali lang po. Gana ba yun? Nawala yata. O ito. Si Dr. Pierre Corri, yung in-invite na doktor doon sa Congress ni Mike Defensor. Sabi rito, courtesy of Marie Caimo. Marie Caimo pala yung broadcaster po ng ANC. Kasama siya sa Flatten the Fear. Sila, siya yung nag-post nito. I have to acknowledge na galing sa kanya yung. Sabi rito mga kababayan sa statement quoting Dr. Pierre Corri. Siya po ay, sino siya? Mga kababayan. Dali yung background nito. President siya ng FLCCC. Critical Care Alliance. Frontline. Bigko, Critical Care Alliance. Siya po ang presidente. In his presentation of Philippine Congress today, kahapon, sabi niya, I am outraged at the DOH Secretary's statement refers to conclusions of 6 trials only, referring to the yung gamot na ininom niya, no? Yung ID, hindi ko na idiretso kasi yung gamot na ininom na naging dahilan, sabi yan eh, wala, ni Mike Defensor, nag-positive kasi siya eh. Ito ano yung ininom ko. Kaya nga po siya nagpatawag ng investigasyon. Kasi, bakit anya yung DOH at DFA? Hinaharang ito? Hindi nire-recommenda? So, hindi pa alam ni Mike Defensor na itong mga taong ito, they're not looking for remedy. Yung gamot nga na-develop sa Sambales, yun ang sa Indonesia. Dinidma. Kasi kuno naghanap sila ng remedy, in-invite sana yon. Tinest nila, hindi, in-ignore. Lumapit pa si Mario Marcos kay Bongo, akala ko nga, totoo yun na. Pero duda po ako. Sabi ko, kung nakausap mo si Bongo, ano sabi sa iyo? Ayo, pagdating ng oras, wala man pa. Umalis lang si Mario Marcos. Nakikita ko laging naglalay. Sabi ko kay Mario Marcos, sarangin yan ang mga cavaliers.
Pati yung Indonesia, ipipressure yung Indonesia. Di man mangyayari yan. Lahat ng solusyon, hinaharang nila. They're not actually looking for solution. They're creating problem. Pag nagsolusyon sila po, mga kababayan, may kasamang kaakibat na kondisyon. Ang kondisyon po yung tanggapin mo niya ito, pagkatapos, green pass. Muna. May permanentian niya kami dyan na ilalagay. Temporary muna ito. Ang expiry date dyan, 1 year. After 1 year, either you expire, you either expire, o mag-expire yung, ano, ayun. Basahin ko po sa inyo. I am outraged at the DOH Secretary's statement refers to the conclusion of 6 trials only doon sa gamot. There are over 24 prospective randomized controlled trial results available. Many observational trials show same benefits. Epidemiological results also show massive impacts on mortality. I do not protest the person who read the statement, but the author is criminally negligent. I must speak up. That statement will directly lead to the deaths of many Filipinos. I am repeatedly shocked as to how the use of Iber, hindi ko na diretso, is debated with so much randomized controlled trial data. The enemies of Iber are driven by many financial incentives and are guilty of crimes against humanity. Kita niyo. Ang mga kalaban niya ng gamot na to, driven by pera-pera lang. The DOH Secretary's statement is one of the most blatant examples that I have heard. A narrow and selective fragment of the evidence and the evidence supporting the statement was not shared either to allow for an independent analysis. But it does not matter because the statement itself referred to only 6 trials. Insane. Dr. Pierre Cory, responding to the DOH statement read before Congress by DOH USEC Maria Rosario Bergeri. Nandito ko sa inyo, mga kababayan. This is a crime against humanity, sabi niya. Kasi pinipigil mo yung dapat na makasalba. Bakit kayo ganyan? Yung makakasalba sa tao, pinipigilan ninyo. Baliktad ang ginagawa ninyo. You should be looking for remedies. Pero ang ginagawa ninyo, pag may nag-offer ng remedy, hindi, ayaw namin yan. Delikado yan. Bakit kayo ganyan? Wala man nga kayong solusyon. Yung mga doktor ng Flatten the Fear, nagsabi na, gusto namin tumulong po sa inyo. 1 year na. Wala pa rin. Hindi. Kami lang. Kayo lang ba yung magagaling? Kung magagaling kayo, naayos na ninyo ito, lalong lumala. Go back to the old ways. Tanggalin ninyo yung pag-abnormal na pag-iisip ninyo. Napakasimple po ito. Pag may sakit, gamutin. That is the normal way of thinking. Tingnan yung ginawa ninyo kay Claire because of the protocols ninyo. Imbis maagapan yung tao, lalong na-stress, natuluyan. Nag-positive.
may fever, gusto ko na yung mga padala sa ospital. Sa TED din na lang. Hindi makapasok. Sa sobrang stress na matay. Yun mga kababayan, tama itong sinasabi ni Dr. Pierre. You will be guilty of crimes against humanity. This is a criminal negligence. A criminal negligence pala. You'll not believe me, mga kababayan, kung sabihin ko sa inyo. Their intent, ang intent po ng mga Kabalerns. Ang nagsabi niyan, si Dr. Coleman. Just to quote the statement of Dr. Coleman, kanina po, tinignan ko yung mga videos ni Dr. Coleman sa akin. Napakaraming deleted. Deleted. Kasama doon, yung video na sinabi niya, pagkanya ito na, there will be, he is warning of a mass extinction. Mass extinction. Yan ah. Dama na yun. I think malinaw naman po na deliver ko sa inyo yung gusto ko pong sabihin sa inyo. Okay na yan siguro. Okay na ba yun? Pwede na tayo magbasa ng mga reaction sa inyo. Bueno. Mga dealers po natin ito. Ano nga yan? Ay, mga kababayan. Huwag kayo mag-ano. Huwag kayo mag-alala. All things work together for good for those who believe. So unconditioned po, you have to believe. Believe in the Lord, the saving grace of our Lord Jesus Christ. In all things work together. Ipaliwanag ko kung bakit. Kahit tumama pa yung pinakamatindi, do not be troubled. Pag believer ka po, you should feel excitement. Ang dapat feeling mo excitement kasi all of this has come to pass. Should come to pass pala. Lahat pala ito dapat maganap. Okay po? Because party ito ng dapat na maganap before our Lord Jesus Christ will come to rescue the believers. The believers only po ang i-rescue niya. So you have to believe. Mali po ang believe and you will see. To see is to believe pala. Yun ang mali. Makita ko anya muna. Ay, hindi na ninyo makikita. Ang requirement ng Diyos, you have to believe. And you will see. Manampalataya kayo. Para makapagpanampalataya kayo, you have to listen. Faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. Learn the ABC of salvation. Pag kayo ay naligtas, tinanggap ninyo ang ating Panginoon sa tagapagligtas, kasama kayo sa blessed hope. Ano man, iwo-worry ninyo. In all these tribulations, pre-tribulation events, will culminate on His coming. O ano naman ang ipag-alala mo? Na alam mo yung pupuntahan mo maayos. You will see our Lord Jesus Christ face to face. Di ba dapat excitement yon? Wala ka man dapat ipag-alala. You should be excited. Kaya nga po ang statement, ibalik ko doon sa sinabi ko kanina. Sa Bible, all things work together for good. For those who believe.
Pero sa mga tao hindi naniwala, bad. Bad news po ito. Itong nangyayari sa buong mundo, bad news sa mga unbelievers. Bakit po? Lalala po itong lalala. Titindi ito ng titindi. Yung Pangulo nga nagsabi, Blake months ahead. Pangulo mismo. Unbeliever kasi yung Pangulo natin. So alam niya, Blake months. Yun ang belief niya eh. Blake months. Para sa believer po, hindi Blake, bright. Kasi yung mga believers po, after the rapture, may awarding ceremony sa langit po. Awarding. Da, 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 da. Parang graduation ceremony. Da, 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 da. First honor. Second honor. Ito pasaway ito. Kahit naligtas ito, pero pasaway pa rin ito. Pero at least nasa langit siya. Then on the second coming of our Lord Jesus Christ to establish the one world government, the real new world order. Pinikin ko kasi pinipikin ng Antichrist. We will rule with him in this planet Earth for 1,000 years. Wala nang eleksyon. This planet Earth, the world, will be ruled by King Jesus in Jerusalem. And there will be one world government of the real King. And it will last for 1,000 years. Yung ano, seven years man lang po siya. Yung Antichrist, itong kinaaniba ng ating Pangulo, ni Evil at saka ni Tedros, in all the rest of the globalists, si Pap, 7 years lang po. And at the end of the 7 years, itong si Antikristo, and the false prophet, itatapon po ng ating Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Na may asopre. With Satan as their God. Oh, yun. In all the unbelievers, doon kayo lahat. Doon, bawal kayo sa... Alam ba ninyo ganun ang chronology of events? And it was recorded in the Bible. The book of instruction before leaving earth. In the tribulation period, you will wish, sabi ko sa inyo, to die. You'll not die. Death will escape you. You will be tortured because of your unbelief. Hindi po ako nananakot, ha? Yun ang katakot-takot na isinulat po ni John. Sinulat niya. Ipakita ko sa iyo, sabi ng ating Panginoon, ipakita ko sa iyo, isulat mo lahat. Ito yung mga magaganap. Sulat mo para mabasa ng mga tao. Mawarningan sila. Remember, our Lord Jesus Christ, He is the truth. Siyang truth. Outside of Christ, lies. Paano hindi ka maniwala sa Kanya? Binasulat niya yung totoo eh. Ayaw maniwala ng tao. O sige. Learn the ABC of salvation, mga kababayan. Kasi all roads is, you know, all roads are leading to perdition right now. To destruction. There's no turning back, mga kababayan. Wala na yun. Dito tayo sa inyong mga reactions po. Naniwala kayo sa kwento ko? Umabot tayo ng 2,300 plus.
Mabot tayo. 2,000 plus pa. Ay, Mark Mark. Original na 8 diretso pala ang na Kristo at Papa. Antikristo at Papa. Diretso sa League of Five. Hindi yun sa Inidoro po. League of Fire yun. Dalawang yun. Inon-inon, namatay po yung nagpabakulaw na health worker. Pinsa ng kapitbahay namin. 20 years old. Nabakulaw? Ah, yun. Ah, nabakulaw. Hindi po sila aamin. Hindi man kayo babayaran yan. Isa-isa yan. Di man po yan sabay-sabay para hindi kayo makalata. Kaya nga po yung mga nagpabakulaw po kasi di man ninyo alam at hindi pa kayo naniniwala sa kwento ko. Manalangin po kayo ng maigi. Lord, alisin mo po yung lason sa aking katawan. Sana isuka ko na lang. Ipawis ko na lang. Pray to our powerful God. Pag hindi po, yung lason kamandag ng ahas, yung kamandag ng ahas, tatalab yun sa inyo. Hindi kayo nakinig. Niwala kayo sa kasinungalingan nila. Okay po. Mga kababayan, i-advise ko po sa inyo. Jigs, Sir Dan Sigobguen, kung malalaman niya ang totoong pinagkakaabalahan ni Tarangkahan, yun ang simula para unti-unti niyang malaman na siya ang nasa likod ng kadiliman na nagagana. The fancy guy, kaya nga idasal niyo sa pangalan niya, naririnig yan ang kalangitan, pray without ceasing. Tama po. Believe, accept, believe and confess. Nick Borromeo, sabi ni Giselle. Admit that you are a sinner. Believe that Christ died and rose again. Call upon His name. Sucker beats and bites. Irreversible ang bakulaw. Irreversible po yan. Nag-warning yung mga doktor. Hindi po ito katulad ng mga na ng mga noong panahon. Hindi po ito. Pakinggan ninyo po yung video ni Tempini. Matindi po ito. Pinasok ng Diablo yung mismo. Lito Pakibot, 2021 was the launching salvo of faith Midco. 2021, the rollout of Bakulaw. The real pandemonium begins. Yan ba? Kaya po dumadami, nag-spike po siya. Hindi makalata yung mga tao. Kung totoo na kaligtasan yun pong pag-roll out, kumunti na sana. Biniblame nila, nag-relax anya. Hindi po yun, niloloko lang po kayo. The reason for that nag-roll out. Dito ninyo, mga health workers na didisgrasya. Anong ibig sabihin nyo? Yung DOH, it's automatic. Hindi niya yan. Hindi niya. Under the command ang DOH ni Tedros at Evil. Huwag niya kayong aamin. Yung kwa namin sa inyo. Assistance namin sa inyo. I-stop namin. Hostage po ang DOH. Hostage. Cesar J. Vitanzo, Sildan, sabi ng source ko, ang karamihan po ng nasa ospital, yung mga nabakulaw na mga health workers, sila pala mismo ang karamihan naka-admit sa mga. Opo. Sila. Bakit ko alam? Ang nagsabi mismo, doktor, si Dr. Agbayani, Isagani, ay, tama, Isagani Agbayani yata yun. Tama ba yun? Bari? Kasi text ng text sa kanya yung mga health workers. Dok, nandito kami sa ano? Kung bakit, ano yan?
Binigno? Binigno pala yun? Iggy? 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 O, si Iggy? Isagala ko, isagani. Doc Iggy? O, si Doc Iggy po ang nagsabi? Tingnan ninyo sa timeline niya. Pinos ko nga yun eh. Yung mga doktor gustong-gusto nang magsalita, natatakot lang po na mawala ng license. They're threatened na yung PRC license nila mawala. Ganun katindi po. Super chat. Super chat alert. Ay, si Mark Moore. $5. Magandang umaga po, sir. Maraming salamat. Red Buster, yung DOH secretary dapat mauna dahil health worker yan, secretary pa. Pag tingnan ninyo po, kala ninyo, gumagawa ako ng kwento. Wala akong, hindi po ako marunong magtahi-tahi ng kwento. Ang lahat ng sinasabi ko, may sources tayo, tingnan ninyo. Galing mismo from the horse's mouth. Galing mismo sa kanya. Ba't hindi ninyo check? So na nasayaw, said that may namatay na naman pong senior citizen, kakahintay na ma-admit. Hinahintay kasi, may nauna pa daw na kailangan yan. Purposely, ito pong mga design na to, purposely, is intended, itong protocol na to, intended po na may mga nadisgrasya. Doon sa no, New York yata yon. Ang bagong protocol, pag yan anya emergency, tapos nakita ninyo, ano yan? May pulso pa ba yan? Ay, tingin ko anya, mamamatay na yan. Huwag nang dalhin sa ospital. Makadagdag pa lang yan doon sa congestion. Saan kapulutin yan? Di ba yung normally, ang dapat ginagawa, kukunin mo yung pasyente, tatakbo mo sa ospital, i-ER mo siya, i-revive mo siya doon. Ngayon hindi na po, do not revive. Ang timsong po, mga kababayan, Mona Lisa. They just lie there and just die there. Mona Lisa. Yun, mga kababayan. Amoni Ellis, good morning, Sir Dan. Everyone keep safe po and God bless. Watching from Saudi Arabia. Ellen J. Tangol po ito. Saudi Arabia po ako. Okay naman po dito. Di ganong pinapansin ang bit ko. Angelo Solano, what you reap is what you sow. Praying for catch up more. Ang prayer na po natin, Lord Jesus, please come quickly. Save our countrymen, O Holy Spirit. Please come quickly. Dalam po, araw-araw, we petition heaven. Hey, Scalyora, Sir Dan, may cancer sa otak si Tarantahan at Tedros. So, Sir Dan, nakakaya sila talaga. Barry Oxon, parang yung nag-chichil na pasyente itabi sa may trangkaso. Robert Siminiano, thanks be to God to your life, Brother Dante. Thanks for the encouragement and info you share to us. Our spirit lifted for the gospel we receive from you. Glory to God. Nick Borromeo, kala ko killing me softly, Sir Dan. Kasama pa yung na team show. Pero yung Mona Lisa yon. Mona Lisa, and just died there, lie there, and just died there. Ayun. Dahil hindi ka sa inyo. Mauricio Flores, pati nga yung kabilugan ng
buwan, 3 days ago, ang tawag Moon of the Worms daw. What? Related sa bigko, kaya nga bacteria year tayo ngayon. Plant demonic na big fat, fake lies of the demonians. Bilma Wong, hindi makita Sir Dan ang super chat ni Mark. Mark, nakita ko na. Basa ko na. Nick Borromeo, si Bergeri. Kaya Sir Dan, doktor ba yun? Para lang siyang tindira sa palingki na hinugot ng DOH sa kung saan. Doktor Alice, iwan ko. Kung doktor na yun. Rose Bradford, si Doki, yun yun ang mga hybrid. Jayco Jacobo, ang seasonal flu or trangkaso bago magpa-pandemonyo, di naman nagbibilang noon at ito rin ay nakakahawa. Ngayon na lang po, nilabel nilang bigko. Lang po ang bioflu lang po ang gamot. Yan po. Yon. Nag-inom ng gamot si ano. Nakarecovera niya ako. I feel better. Sabi ni Congressman Mike DeFinso. Barry Oxon, hindi sa stress si Bossy. Hindi po ako sa stress. Hindi po ako marunong magtay-tay ng kwento. Ba't ako magtay-tay ng kwento? Hindi ko yung gawain. Elizabeth Ureta, Sir Dan, si Sir Gilon, bitin na naman kami sa vlog mo. Nasanay kami ng inabot to PM, higit pa. Mga alas yun na po. 1:37 na po. Shows me po. Ha? Axiboy lifestyle. Lagi po akong pasmado sa ano? Ha? Tuklak ako kumakain ng tanghalian. Pasma. Axiboy lifestyle. Sinasabot tayo na kayo ng DOH Sendang. Nag-ikot-ikot loading. Sa akin po. Maganda naman po sa akin. In-upgrade ko na po to. Renato Vargas. Parang imposible na hindi alam ni o di mag-gets ng mga nasa gobyerno yung mga nangyayari ngayon, Zeta. Tayo nga po, simpleng mamamayan, nag-gets natin, niluloko lang tayo. I am giving them the benefit of the doubt. Ganun pa rin po ako. Kahit alam kong kasabwat sila. I am giving them na baka hindi alam. Paalam natin. Pagayaw talaga. Talagang alak na nila. Dinasadya talaga nila. Eric Cyril, sana rin po, huwag manisgrasya yung kapatid ko nagpabakulaw na ayaw rin naman niya maniwala sa akin. Kaya Sir Dan, at sana nga po, di madisgrasya. Panalangin po natin. Yung lason po, ilabas na lang yung laso. Okay po. Cesar D. Vitanzo, Sir Dan, good afternoon. Sabi ng source ko, ang karamihan po ng nasa ospital, yung mga nabakulaw. Oh, nabasa ko na yata to. Sila mismo, mga health workers. Nabasa ko na yun. Hoy, hello Sir Jim Kaole. Yan sa Stockton, yung dealer natin. Marami pala yung text ni ano, yung chat ni Cesar, kaya nabasa ko. Fe Esther, Sir Dan, sabi nga sa Revelation, mapalad ang nagbabasa at nakikinig sa sulat nito kung tinutupad nila ang nakasulat dito sapagkat ang mga sinabi rito ay malapit nang mangyari. Tama. Mapapalad ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Neil Medina, Sir Dan, may napanood akong video. Sabi doon sa video, year 2021 na daw ang start ng 7 years and will end 2028. May reference ka ba to confirm this? Wala man pong pizza. The day and hour knoweth no man. Ang event na mangyayari, ganito muna. Birth pains. Wars and rumors of wars, plagues, pestilences, birth pains, yan. Tawag doon. Ang landmark
Tama bang landmark? Parang hindi tama yung landmark. Ang magiging tanda na nagsimula ng tribulation, pag inalis na ng ating Panginoon ang mga mananampalataya. Tayong mga believers, tayo ang dahilan kung bakit hindi pa pumapasok sa 7-year tribulation tayo, ang mundo hindi pa pumapasok doon. Ang restrainer po, ang puwersa na nagre-restrain sa pagsimula ng tribulation is the presence of the believers all throughout the world. Kasi may mission pa yung mga believers. Tayong mga believers, ambassadors tayo. As ambassador before the war would happen, ang kanyang trabaho is to warn people na magsisimula ang giyera, and the king, mga kababayan, or the president, kung sa dito na government, before pa man siya magpakawala ng bumba, i-withdraw muna niya yung kanyang mga ambassador. Diyan sa Iran, yung ambassador ko diyan, uwi ka na, ambassador, uwi ka na. Bakit, sir? Umuwi ka na. Pag nakauwi na po, doon na babanata ng... Ganon din po dito sa sitwasyon natin. Once na nag-withdraw na tayo mga ambassador, all believers, ambassador of Christ, King Jesus will cut us up. But, sabi ko sa inyo, all hell will break loose. That is the start of the 7-year tribulation. Uulan ng apoy, magkakalindol na hindi pa recorded from the beginning of the world. Aalsa ang dagat, matutunaw ang mga bundok. Alam po, the planets mawawala sa kanyang kinalalagyan. And people, mga kababayan, parang sa Tagalog? Ano yung ginagano na ano po? Yung anong yung protas na ginaganon? Baligang sa amin? Ano Tagalog ng baligang? Yung kulay, parang berry. Before mong kainin yon, linalagay sa, tinatakpan yung, banjado. Ginaganon siya. May asin. Ayon ang gagawin po sa tao na maiiwan. In comes plagues, famines, pestilences. Pero yung tao nag-aaway pa, nagigira eh. Ganon. Yugyog, duhat ba yun? Duhat? Yung kulay, baligang sa amin. Yung maasim, maasim. O yun ang mangyayari sa lagay sa ginaga. Babaliktad po ang mundo. Babaliktad ang mundo. Yung south naging north-south, east-west, babaliktad po yon. Yun ang description ng Word of God. Yung moving 2012, yun. Ginawa na nga nila ng moving. Ganon lilipuli ng ating Panginoon itong mga unbelievers. Yung mga matitigas ang ulo, ayaw tumalima. Ayan. Doon ninyo maalala ang live streaming na to. Doon ninyo maalala. Mr. Maravillas, anya kasi makulit. Kala ko, hindi man totoo yung sinasabi niya.
Yung mga pastor ninyong nag-warning sa inyo, maalala ninyo yun. Yung mga nakumatok sa inyong pintuan, hello, sir, kwan po kami, missionary po kami, may trucks po kami rito. Ito po, oh. Gusto ko pong, ano, sana, oh, Jesus Christ, He is your answer. Oh, ito po, sana gusto kong i-discuss sa inyo po ito. Oh. Ano yan? Bible? Mga born again kayo? Lumayas kayo rito. Busy ako. Yung mga kumakatok na mga misyonaryo na mga bata nagdi-distribute ng mga gospel tracks, ang tawag doon. Yan. Nag-uwi ng soul sa kung saan-saan. Maalala ninyo yon. Sinunog ko niya yung gospel track. Kasi inis na inis ako doon. Sarap pa naman ang tulog ko. Tapos kakato-kato. Magdi-distribute lang pala ng gospel track. Mga walang yang yan. Hanapin ninyo sila. Wala na. Sino kaya ang pagtanungin ko? Wala na rin si Mr. Maravillas. Oh, binawal yata ng YouTube. Shout out, Idol Dante. Banat Pinoy. Lorna. Nandito ko sa inyo. Maalala ninyo yung mga makukulit. Nagkulit sa inyo. Yung mga preacher dyan sa ano, Willow Campo. Nakikita ko yung mga binibidyo mo. May mga preacher sa streets. Along the streets. Doon nagpipreach. Linalakad-lakadan ng tao. Hindi man pinapansin. Nagsasalita yung mga pastor, preachers. May microphone. Brothers and sisters. Listen to the word of God, brothers and sisters. Binibidyo ni Willow Campo, sinishare sa akin, sabi ko, very active na yung mga tao dyan sa Amerika. Maalala ninyo yon, hindi ninyo pinapansin, kayong mga OFW. Hindi niya, punta ako doon sa church ko, yung si Damaso, mas maganda niya doon yung seremonya, maganda yung kantahan doon, may malaki pang ano, ostya. Maalala ninyo yon. El Borselli, Sir Dan, kaisa mo po kami ni Missy sa pagtalakay mo tungkol sa bid ko, pero patungkol po sa pananampalataya ninyo ay hindi, kasi GC pa po ang gamit ninyo. Alam ko na kung anong grupo ito. Violeta Bernardino, Sir Dan, dalawa akong niece and nephew nurse na bid ko after the Bacolod, yun nasa Tagaytay doon na quarantine. Ay ami, ayon sa Bible, pagbalik ng Panginoong Hesus, may 1,000 years pa siya na pag-ari sa lupa kasama ang mga unang binuhay. Banros LFN, aalugin Sir Dan in Tagalog. Aalugin. Banat Pinoy, di po ako YouTuber. Ay, hindi ka YouTuber. Pinapanood kita, Idol Dante. Napakahusay po ninyo. Mark Moore, magaling magpatulog po si Damaso. Tulog na tulog yung mga tao. Hindi makalata. Bingo na inyo. Mercedes Manzerdan, si Domingo ay... Lorna, Abraham, Sister Da, Sir Dan, good PM sir. Nag-survey dito sa lugar namin sa mga senior kung magpapabakula o hindi. May bigay pa lang ng suhol sa mga gusto magpabakula o sa kanila na lang yung pera. Kaya kaysa mamatay, may salason. Ay, may incentive? Hindi ko sa inyo. May suhol pala, ano?
Maglilista sila, mga kababayan. Rose Bradford, basta ako po, ready na po ako. Ilmar Pahanustan, hindi sila concerned, mga gobyerno natin, kundi sa sa komisyon. Di na matutoy, pag natigok si Digong, saka siya magulat, magkasama pala sila ni Damaso at mga Dilawan. Ipanalangin pa rin natin ang kaligtasan para sa ating bayan at sa ating pangulo at sa ating bayan. Okay po. Bukas naman po ang ating susunod na live streaming. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is your host, Dante Maravillas, Bullseye. Bye-bye po, mga kababayan. God bless.